season is almost over. Kaya ang ating mga get up kailangan na muli ng makeover. At ang uubra ngayong tag-ulan, waterproof items na game sa basaan. Pero syempre, maski masungit ang panahon, dapat winner pa rin ang fashion. At kung paano ba ito? Heto at ituturo namin sa inyo. Sino may sabing hassle ang maglakad sa ulan kung ito namang boots ang inyong ipangrarampa? Ito ang ituturo sa ating gawin ni Cara Pangilina ng Details Inc. Tuwing umuulan, isa sa mga madalas nating gamitin ay ang tinatawag na rain boots, lalo na pag may baha. Kahit simple lang yung mga bota nyo, meron pa rin paraan para gawin mas interesting pa ang mga botang ito. I-ready lang old rubber boots at waterproof metallic pens. Gamit ang metallic pen, lagyan ng lining ang boots. Sundan lang ang linya ng bota para makalikha ng instant design. Pag metallic pen ang gusto niyo, available siya sa gold tsaka silver. Pero meron din naman mga ibang kulay na available, pero paint pen yung tawag sa kanila. May white, green, kahit anong kulay na pwede. Pag ready na yung mga lining niyo, pwede na kayo magdagdag ng mga pattern. Para sa pattern, pwedeng gumawa ng free-flowing design. Pag wala kasing sinusundang pattern, hindi kailangang alalahanin ang detalye ng design. Mananaig pa ang inyong creativity. Gawin din ito sa kapares na bota. Dahil walang pattern na sinusundan, hindi kailangang parehong-pareho ito sa nauna. Patuyuin lang ito ng saglit. Ganun lang kadali at meron na kayong sarili niyong unique na rain boots for this rainy season. Umulan man, stylish ka pa rin tingnan. Isa namang importanteng pangontra sa ulan ay ang pangover sa ating katawan. At para kita pa rin ng inyong outfit, bagay pampatong itong transparent rain cape. Ito naman ang ituturo sa atin ni Kyra Buenviaje. Ang kailangan lang, plastic cover, waterproof duct tape, ribbon, scissors, karayom at sinulid. Tuwing umuulan, kung hindi tayo gumagamit ng payong, gumagamit tayo ng raincoat o kapote. Ngayon, gagawa tayo ng kakaibang version nito, ang rain cape. Tiklupin muna sa gitna ng dalawang beses ang plastic cover. Tsaka gupitin ang ilalim nito ng pakurba para magkaroon ng shape ang inyong rain cape. Ngayon natapos na ang hugis ng ating rain cape, gugupit naman tayo para sa neckline. Sa gitna ng cape, sumukat ng 8 inches at gupitin ulit ito ng pakurba. Para naman sa opening ng cape, gupitin ang gitna ng plastic mula sa neckline hanggang sa ibaba ng cape. Para sa design at added support, idikit ang duct tape. Gawin ito sa magkabilang opening. Isunod din ang mga gilid nito. At sa magkabilang balikat. Para sa color ng ating rain cape, lalagyan natin ito ng red ribbon. Kayo nang bahala kung anong kulay ang inyong gusto. Tahiin ang ribbon sa neckline para hindi umusli ang plastic cover. Para masara ang ating rain cape, gumupit na magkabilang slit sa may chest area. Dito ipasok ang ribbon. Kailangan lang itali ang ribbon para sumara ang cape. Ready to use na ang ating transparent rain cape. Fab and dry ka na at the same time. Tuwing umuulan, hindi lang dapat tayo ang hindi mabasa, pati ang ating mga gadgets. Ngayon, gagawa tayo ng waterproof cellphone pouch. Para sa waterproof cellphone pouch, ihanda lang ang resealable bag, decorative waterproof tape at scissors. Para magka-design ng ating resealable bag, lalagyan lang natin siya ng decorative tape. Dikitan ng tape ang magkabilang gilid ng resealable bag. Isunod ang ilalim nito. Dahil may lock ang resealable bag, iwan na lang ito as is. Ganun lang kabilis at may instant waterproof cellphone pouch ka na. Ang patak ng ulan, hindi na kailangang problemahin dahil ang gadget protected na kahit saan ito dalhin. Gamit ang mga do-it-yourself waterproof items. Stress-proof na rin kayo this rainy season.
Kaya huwag hayaang mawala ang pagiging fashionable ngayong tag-ulan para sa mga abot-kayang paraan.